So, magandang araw. Ngayon ating sisimulan ang webinar. So, ako nga po pala si Rebecca Davalos, correspondent ng Manila Today, feature writer ng Adamson Communicator. Isa rin po akong basic mass integration mula sa College Editors Guild of the Philippines Metro Manila. So, ngayon, ang webinar na ito ay patungkol sa press freedom. Ang pamagat nito ay what is press freedom and why is the ABS-CBN shutdown a press freedom issue. So bago tayo magsimula, aking muna sabihin ang mga publication na dumalo sa webinar na ito. Mula sa TIP Voice QC, NTC Fiat Lux, College of St. Benilde the Benilden, UP Manila, Manila Collegian, The Adamson Chronicles, FEU Advocate, UE Redwire, PLM Ang Pamantasan, AYAC Magdalo, FEU Communication Society, San Beda, The Bedan Manila, San Beda Mulia, The Bedan Alabang, PUP Campus Journalist, PUP The Communicator, St. Paul The Paulinian, at College Editors Guild of the Philippines Metro Manila, Manila Today, Tudla, and other independent media outlets. Andito naman po si Roy Barbosa mula sa na isang correspondent din sa Manila Today, Chief Editor of Fiat Lux, Education and Research Head Officer of CEGP Metro Manila, upang ilathala sa i-introduce sa atin yung seminar na ito. Roy? Ayun, maraming salamat, Rebecca. Ako po muli si Roy Barbosa. Ang pag-uusapan po natin ay itong press freedom, no? So, ang pagkakasara nitong ABS-CBN at ang agarang, kagaya ng nangyari din itong agarang pagpasa ng anti-terror bill ay kakakitaan talaga ng tahasang pagyurak sa iba't ibang lehitimong karapatan ng isang individual. Kung uusigin, para itong de facto martial law, at mas masahol pa nga akong maituturing dahil ginagawa ito ni Duterte mismo sa gitna pa ng pandemya sa halip na tugunan niya ang serbisyong medikal at pangkabuhayan para sa mamamayan. Ang nangyari sa ABS-CBN ay isang uri ng paglabag sa pamahayag. Noon pa man ay very vocal na si Duterte sa pagpapasara nitong ABS-CBN. At ayun, ang atake ng Estado sa media, magmula pa sa mga atake na naranasan ng alternative media outfits, kagaya nitong Sir Rappler, itong pagsara ng ABS-CBN, ay hindi rin iba sa naranasan ng mga campus publications. Kaya mainam din talaga na tayo tumindig at makiisa sa laban na ito upang tutulan ang mga ganitong uri ng hinustisya. Nakatala na sa kasaysayan ng mga pahayagang pang-campus ay kasali sa mga naging vocal noon pa man sa Diktadurya Marcos. At magpahanggang ngayon ay magpapatuloy ito at hindi magpapatinag alang-alang sa pagkamit ng tunay na demokrasya. Yun lamang po. Maraming salamat, Troy, sa iyong mga sinabi. At ngayon naman, magdako naman tayo sa ating guest speaker na si Mr. Professor Danilo Arau, journalist and educator, associate professor ng UP College of Mass Communication, Department of Journalism, upang sabihin sa atin kung ano nga ba ang press freedom and why is the ABS shutdown a press freedom issue. Professor Danilo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay naririnig ninyong mabuti yung ating audio.
Ang ating pong pag-uusapan ngayon sa ating maikling talakayan, ang keyword po rito, maikli, kasi ang mas nilalais natin ay magkaroon ng malayang talakayan matapos yung maikling diskusyon na ito. Tungkol po ito sa kalayaan sa pamamahayag at yung ilang mga datos tungkol sa prangkisa na nakabitin pa rin sa kaso po ng ABS-CBN. Ngayon, para malinaw lang po kung ano yung press freedom, siguro po magsimula po tayo sa definition of term. Yung susunod pong slide, makikita po natin yung definition ng mga salita. So ano ba itong press freedom na ito? Individually, organizationally, and systematically, meron pong iba't ibang dimension yung tinatawag nating kalayaan sa pamamahayag. Sa level po ng isang individual, para po sa mga spesifikong periodista, kasama na rin siyempre yung mga campus journalist na nakikinig po ngayon, ito po yung nagbibigay ng kalayaan sa atin para iulat at bigyang saysay, interpret issues, and events based on professional and ethical standards. Hindi po sapat sa usapin ng kalayaan sa pamamahayag yung ibibigay mo lang yung mga datos tapos sasabihin mo sa audience mo, bahala ka nang mag-interpret nito. Hindi po ganon. Ang tungkulin po, batay sa normatibong pamantayan ng periodismo, ay bigyang saysay yung realidad po ng ating lipunan. At sa pamamagitan ng kalayaan sa pamamahayag, nabibigyan po tayo ng ganong klaseng espasyo, hindi lang para magbigay ng datos, kundi magsuri. At syempre, inaamin po natin, ang press freedom hindi po absolute yan. Meron pong mag-ilan-ilang mga limitasyon sa press freedom at kasama na po sa limitasyong ito yung pamantayan o yung professional and ethical standard. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mangopya. Hindi ka po pwedeng gumawa ng datos. Hindi ka pwedeng magpalaganap ng tinatawag na pekeng balita o fake news. Dahil sa ito ay labag sa ethical na pamantayan ng periodismo. Yun po yung level ng individual. Sa organizational naman po, ito yung nagbibigay ng kalayaan sa mga news media organization. Muli, kasama na yung mga campus publication dito, yung mga tinatawag nating dominanteng media at yung alternatibong media to operate freely from government intervention. Ibig sabihin, hindi ho pwedeng makialam ang gobyerno dun sa nilalaman ng isang publikasyon. Tapos, itong organizational level po na press freedom also applies to school administrators, yung mga principal, mga dekano, mga presidente, na minsan nagmamagaling, akala nila sila yung may alam sa periodismo at sila yung nakikialam kung ano yung dapat na maging laman ng isang publikasyon. Hindi po pinapayagan ito sa konteksto ng press freedom or sa kaso ng mga eskwelahan yung tinatawag nating campus press freedom. Kasi po, mapa-elementarya yan o high school, kailangan pa rin iparamdam sa mga estudyante kung ano ba yung esensya ng kalayaan sa pamamahayag. Bibigyan sila ng kaukulang responsibilidad para magampanan yung tungkulin nila bilang periodista. At kung hindi mo magagampanan ito, kung sasanayin ka sa pakikialam ng administrasyon o ng sino mang nasa kapangyarihan, delikado po yan para sa mga campus journalists kasi pag-graduate nila, baka isipin nila normal po o new normal yung didiktahan ka ng mga nasa kapangyarihan kung ano ba yung dapat na ilalabas mo sa iyong publikasyon. Kaya ngayon pa lang, gusto nating i-DM dito sa usapin ng organizational level of press freedom, dapat po na malaya tayo sa anumang intervention mula sa mga nasa kapangyarihan. Sa usapin ng sistema o systematically, masasabi natin na ang press freedom ay pundasyon po o cornerstone ng demokrasya. Parang pagkakaroon din po yan ng malayang halalan o free election na isa ring pundasyon ng demokrasya, ang press freedom po indispensable po yan. Pag inatake mo ang kalayaan sa pamamahayag, inaatake mo na rin po ang isa sa mga pundasyon ng demokrasya. Pag pinatay mo ang kalayaan sa pamamahayag, para mo na rin unti-unting pinapatay ang demokrasya.
Kaya itong individual, organizational, and systematic levels of press freedom, sa teorya ko, yan yung batayan talaga kung bakit kailangan ito at kung ano ba yung esensya nito sa practice ko ng journalism. Without press freedom, we cannot journalism cannot flourish. At yung ilang elemento, siguro po sa press freedom, kailangan nating bahagyang i-discuss. Ito ang maraming elemento po ng press freedom, pero yung dalawang pinaka-mayor o pinaka-tangunahing elemento ay yung editorial independence at self-regulation. Gaya ng nabanggit kanina sa organizational level of press freedom, pag sinabi po natin na editorial independence, ibig sabihin nito, wala pong anumang outside interest na pwedeng makialam sa functions ng press. Kanina nabanggit natin yung gobyerno. May iba pa po kating pwersa na pwedeng makialam sa itatakda po ng isang publikasyon. Nandyan po yung mga may-ari ng media na minsan sila ay merong iba pang interest labas ng pagpapublish. Halimbawa, merong isang news media organization, ang may-ari pala ay may interest sa pagminina. Kaya pinapakialaman ang mga balita tungkol sa pagminina kasi baka makasama yon sa kanyang negosyo. Yun po, internally, nilalabanan din po yon. At kailangan i-end na, yung independence po ay infallible na elemento po sa press freedom. Self-regulation is also a very important element. Pag sinabi natin self-regulation, medyo may kaugnayan po yan sa editorial independence kasi walang anumang politiya o programa na dapat na sumagta sa ating kalayaan sa pamamahayag. Alam po ninyo, maganda yung nakasulat sa ating konstitusyon, di po ba? No law shall be passed abridging, among others, the freedom of the press. Maganda yon. Kasi yun yung nagre-reflect po talaga sa usapin ng self-regulation. Kaya lang, ibang usapin po kung nakasulat, yung nakasulat sa batas dun po sa aktual na pinapatupad ng mga nasa kapangyarihan. So mamaya, mapag-uusapan po natin yan, lalo na tada po tayo sa usapin ng ABS-CBN. Ano ba yung function ng press freedom? Siyempre, pinopromote po nito yung professional and ethical standards of reportage. So kapag malaya ang mga periodista sa kanilang pagbabalita, natural po, madedevelop po yung kanilang tinatawag na reportorial skills o journalistic skills. At kung sila ethical ngayon, mas lalo pa silang magiging professional at ethical sa malapit na hinaharap po. Sapagkat kung vibrant ang ating Philippine press, di hamak na mas mape-pressure yung bawat isa na pataasin at pataasin pa yung tinatawag nating ethical standard. Pangalawa, through press freedom, we can uphold media independence and a self-regulatory atmosphere. Ibig sabihin po niyan, mas lalo nating nakikita yung kahalagahan ng isang medyang malaya at mapagpalaya at gayon din po yung nagsasariling iskema. Para alam natin na ang anumang atake sa isa ay pwedeng i-interpret natin bilang atake sa mas marami pang iba, sa iba pa. Kasi po, hindi sapat yung sasabihin mo sa usapin ng self-regulation na porke isang news media organization lang yung persang ipapasara mo, okay lang yan kasi marami pa namang iba. Kapag sa self-regulation po yan at kapag kausapin yan ng editorial independence, sama-sama po yan na ipinaglalaban, hindi lang para sa isang media organization, kundi para sa iba pa. Ang ikatlong function po ng press freedom, ito po ay mahalaga kasi ang press freedom, hindi lang po yan para sa mga periodista. Para din po yan sa ordinaryong mamamayan. Kasi kung meron pong press freedom, nagagampanan natin yung ating tungkulin sa usapin ng pagbibigay ng impormasyon, sa paghuhugog po ng opinyong pampubliko, and in the process, we can ensure the development of an informed, critical, and empowered citizenry. So ang keyword po rito, hindi lang yan usapin ang pagkakaroon ng impormasyon, kundi yung pagkakaroon po ng critical na pagsusuri.
Ibig sabihin, hindi basta-basta naniniwala yung mga tao sa kanilang naririnig o nababasa o natutunan o napapanood, kasi meron, nakikita nila yung kahalagahan halimbawa ng multi-sourcing. So hindi lang isang media organization yung kanilang sinusubaybayan, kundi yung iba pa. At kung merong pagkakaiba sa reportage, kanilang sinusuri kung alin ba yung tama o kung ano ba yung totoo talaga. Tapos, isang mahalaga rin pong keyword rito ay yung tinatawag nating empowered citizenry. Pagka empowerment po, ito po yung pagbibigay ng sapat na kapangyarihan sa tao batay po sa impormasyon na may nahawak niya. Kapag alam niya kung ano yung katotohanan batay sa kanyang katutunghayan sa media, alam niya yung paukulang pagkilos. Siya ba ay tutol o pabor sa isang politiya? Siya ba ay dapat na maniwala na lang sa pahayag ng ilang mga nasa kapangyarihan o kailangan ba medyo butitiin pa niya para maalaman kung ano yung katotohanan? Diyan po pumapasok yung media. Kaya ngayong natalakay na po natin ang bahagya, yung press freedom, siguro po tingnan natin yung ilang mahalagang datos tungkol dun sa prangkisa ng ABS-CBN. Hindi na po ako magpapalawid dun sa kasaysayan ng ABS-CBN noong dekada 50 pa, yung DCAQ-TV na siyang precursor ng ABS-CBN, kasi ito po ay madali niyo lang makita sa iba't ibang references. Siguro yung kailangan lang natin tutukan yung The Public Act Number 7966. Ito po yung nagbigay ng 25-year franchise sa ABS-CBN noong 1995. It took effect noong May 4, 1995. So syempre, pag dinagdag mo dyan yung 25 years, makikita mo na ito yung mismong franchise na nag-expire noong nakaraang buwan lang po. Pero in preparation for the franchise expiration noong nakaraang buwan, meron na pong na-file na bill hinggil sa renewal ng franchise starting 2014, noong panahon pa po ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Onwards, 2016, 2019, paulit-ulit po yung pag-file ng mga bill na yan. At sa kasalukuyang kongreso po, alam niyo naman yung informasyon, pero sa pagkakaalam po, 11 pending bills hinggil sa ABS-CBN franchise renewal. Okay, 2014 na nagsimulang i-file yung mga bills, pero nung State of the Nation address po nung 2017, alam naman natin na sa kauna-unahang pagkakataon, ang isang sitting president po ay binira o tinira o criticize yung tatlong news media organization, yung ABS-CBN, yung Rappler at yung Philippine Daily Inquirer. Sa iba't ibang dahilan, kesyo yung ABS-CBN at Rappler daw ay foreign-owned, kesyo masyadong bias yung Philippine Daily Inquirer at yung Rappler, pati na rin yung ABS-CBN, at kung ano-ano pa. Pero ano't ano pa man, itong paggamit ng State of the Nation address ay refleksyon ng dalawang bagay. Una, yung weaponization ng SONA as a platform to attack perceived enemies of the state. Una po. Tapos pangalawa, isa ito sa mga glaring anecdotal evidence of Duterte's hatred towards ABS-CBN in particular. Kasi from 2017 up to 2018 and 2019, ilang beses niyang sinabi sa kanyang public pronouncements na hindi na raw niya i-revenue yung franchise kasi galit na galit siya sa ABS-CBN. Una, dahil sa non-airing di umano ng kanyang political advertisement. Tapos pangalawa, yung mga bias, pagiging bias daw ng ABS-CBN laban sa kanyang administrasyon. At dumating pa nga sa punto na gusto niyang patungan sana ng estafa yung ABS-CBN. At yung sinabi nga niyang settlement, kung susuportahan ng ABS-CBN yung federalism campaign ng Duterte administration, idadrop na lang niya yung charges. Be that as it may, it's a matter of public record that Duterte said that he will not renew the franchise of ABS-CBN. Sabi nga niya, di ba, I'm sorry but you have to go. Tapos, noong 2020, February 10, alam naman natin yung nangyaring pag-file ni Solicitor General Kalida
ng co-warranto petition sa Korte Suprema ko at nilalayo ng co-warranto petition na gawing invalid di umano yung RA 7966 kasi nga there are certain violations daw to the franchise that was existing at that time. So, syempre po, itong co-warranto petition is now pointless kasi expired na nga yung franchise kaya parang wala nang point para gawin, para equal to pa ito. Kaya lang, noon pong February 10, tandaan po natin, nariyan at nariyan po yung tinatawag natin na chilling effect na epekto ng pag-file ng co-warranto petition, lalo na alam natin na yung Solicitor General, yun yung parang pinaka-top lawyer ng Malacanang. Yan yung parang nagbibigay ng legal advice sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. So kapag yun yung binangga mo at yun yung bumabangga sa'yo, malaking bagay po yun para sa media. Tapos tandaan natin, linawin din po natin, ang Office of the Solicitor General din po yung nag-file ng reklamo sa Securities and Exchange Commission against Rappler. Hinggil po dun sa Philippine Depositary Receipt. Na siya rin isang usapin dun sa ABS-CBN franchise kasi ang akusasyon ay naging foreign owned ito di umano dahil sa PDR. At any rate, mula nang na-file yung co-warranto petition, inupuan pa rin at hindi pa rin na gumalaw yung mga bill na pending po sa House of Representatives hinggil sa pangkisa. At yun na nga, nangyari na po yung inaasahan natin na expiration ng franchise noong May 4, 2020. And then the day after that, merong cease and desist order na in-impose yung National Telecommunications Commission on May 5. At yun na nga, eksaktong alas 8 ng gabi, nag-off the air na po yung ABS-CBN. Pero bago yan, alam naman natin na yung NTC, sinabi mismo sa isang hearing sa Senado na ang sa Senado at sa House of Representatives na ang NTC ay kayang magbigay ng provisional franchise. Pero gaya ng alam po natin, hindi na po ito nangyari at ngayon off the air pa rin po siya. So paano ba natin susuriin yung nangyari sa ABS-CBN? Kasi ngayon nagtuturoan yung NTC, yung Office of the Solicitor General, saka yung House of Representatives, parang sila ay nag-aaway-away at patuloy yung paghuhugas kamay hinggil sa kanilang di umanong responsibilidad sa nangyari sa ABS-CBN. Pero kung titingnan po natin, kahit sa pagsamasamahin mo yung tatlong yan, siyempre yung OP o yung Office of the President cannot be absolved of any culpability regarding the closure of ABS-CBN. Ulitin po natin, si Duterte mismo ang nagsabi na kailangang mag-close ng ABS-CBN at gagawin niya ang kanyang magagawa para hindi ma-renew yung franchise. It's a matter of public record po. Tapos, siyempre sila ay kumukuha ng kumpas mula sa Malacanang. Ang structure po kasi ng gobyerno, alam naman natin yung NTC for the longest time was under the Office of the President, pero with the reorganization of the Office of the President and the establishment of the DICT, yung Department of Information and Communications Technology noong 2016, nilipat po yung NTC sa DICT. Pero ano't ano pa man, siyempre hindi naman yung gagawa ng isang bagay na ikagagalit ng Pangulo. Siyempre, ganun ang kanyang magiging gawin kung ano ang gusto ng Pangulo, yun yung ipapatupad niya. Ganun din po sa usapin ng Office of the Solicitor General, hindi na, wala namang masyadong independence yan insofar as the preferences of the President would be concerned. Kung ano yung kanyang gusto, yun pa rin yung ilalagay niya. Tapos, alam din naman natin sa usapin ng House of Representatives, medyo malapit na malapit po yung relasyon ng executive branch at saka ng ating legislative branch. Kaya nga, even before pumutok itong issue ng ABS-CBN, ang accusation sa House of Representatives ay parang rubber stamp siya ng Malacanang. Kasi nga, yung independence niya ay napaka-questionable. Kaya kung susuriin natin, nandun yung complicity ng mismong Pangulo at yung command responsibility niya. Tapos, yung multi-pronged attack on ABS-CBN would be manifested by the following.
Siyempre, nandyan yung troll operations to spread fake news. Kesyo UN citizen daw, si Gabby Lopez, kesyo hindi raw nagbabayad ng buwis, pero as it turns out, nagbabayad naman pala. Kesyo Manila bag daw, dun sa prangkisa, sa usap ng one channel, one franchise, pero alam naman natin ang isang frequency with the advancement of technology na inassign sa ABS-CBN, pwede mong mapagkasya dyan yung iba't ibang mga digital channels. So, yung mga yon ang kailangan natin suriin po talaga yung fake news. Tapos, bukod sa fake news, syempre, nandyan din po yung pending bills that were not prioritized sa House of Representatives. So, nandun yung sitwasyon na inupuan po talaga yung mga bill na yan. At kaugnay niyan, di ba, may mga fake news tayong naririnig na may kasalanan yung ABS-CBN kasi hindi niya raw inasikaso yung kanyang franchise application renewal. Eh, gaya ng nabanggit ko, 2014 pa. At noong 2016 at noong 2019, eh, meron akong ginawang bill na na-file yung iba't ibang mga kongresista. Tapos, syempre, yung isang form of attack din yung po warrant of petition, pwedeng sabihin ng gobyerno, you're just following due process, you're just trying to observe proper law and order. Kaya lang, yung timing kasi ng po warrant to, eh, bakit ngayon mo lang ginawa, eh, 1995 pa na-file yung, nagawa yung batas, tapos yung ABS-CBN, eh, patuloy pang ginawa yung mga di mo manong violations niya, hindi lang naman recently yan, kundi ilang taon na po ang nakalipas. Kaya lang, syempre, yung naging sagot lang ni Kalida dyan, eh, ngayon lang daw niya nalaman yung informasyon yon, kaya ngayon lang siya nag-file. Be that as it may, timing is still suspect. Tapos, lalo na yung timing ng pag-warning niya sa NPC, ginawa niya ito sa pagkakaalala ko mga May 3, eh, yung mismong World Press Freedom Day or a day before the expiration of the franchise noong May 4. Tapos, yun na nga, winarningan niya na pwedeng makasuhan ng draft yung mga miyembro ng NPC, lalo na yung mga commissioner kapag magbigay sila ng provisional franchise. Tapos, nangyari na nga, dahil sa warning, eh, inurong ng NPC yung kanyang pangako na magbibigay ng provisional franchise sa ABS-CBN. Tapos, gaya ng nabanggit ko kanina, iba't iba itong mga attacking ito, matitindi na nga, pero syempre, ang pinaka-pangunahing salik talaga sa atake o yung key factor dun sa atake ay yung public pronouncements po ni Duterte. Tapos kung isa sa konteksto po natin yung issue, tandaan po natin na hindi lang ito usapin ng ABS-CBN. Nandyan din po yung patong-patong na kaso ng Rappler. Sa pagkakaalam ko po, yung, sa June 15, medyo crucial po yung araw na yon. Kasi doon po mangyayari yung promulgation ng kaso doon sa cyber libel complaint against Maria Ressa and another researcher ng Rappler para po sa isang artikulo na di umanong nag-violate sa right ng isa sa mga malalaking negosyante rito, si William Ken, kung di ako nagkakamali. So yun po, may kaso, tapos yung tax evasion, nandun din, tapos yung SEC registration. Kumbaga, maraming kaso na pinail sa Rappler. Kaya nga, this past few months, maraming beses yata, di ba, na naaresto si Maria Ressa at napilitan siyang mag-fiansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Tapos, nariyan din siyempre yung threat against the Philippine Daily Inquirer. Merong isang owner na gustong mag-take over sa Inquirer, pero sa pagkakaalam ko po, eh, hindi na nag-push through yung plano na change of ownership sa Philippine Daily Inquirer. At syempre, yung pangatlo, yung sa alternative media. Yung alternatibong media, tulad ng Bulatlak, Eastern Vista, Northern Dispatch, Radyo Niwan, at saka yung mga organizers po ng forum na ito, yung Tudla Productions, at saka yung CGT mismo. So, biktima po ang lahat ng ito ng either of the following, cyber attack o yung tinatawag na distributed denial of service attack. Kasama po yung Bulatlak, Pinoy Disney, Kodaw Productions at Alter Media sa nag-file
ng civil case laban doon sa dalawang kumpanya at nagkaroon na nga po ng legal settlement, out-of-court settlement doon sa cyber attacks na ito at naglabas ng pahayag. Hindi lang yung apat na news media organization, kundi pati na rin yung SUNY Way at saka yung IT Converge na sila ay naninindigan para sa kalayaan sa pamamahayag at sila ay hindi na ay nangangako na hindi na ipapagamit pa yung kanilang at hindi nila ipapagamit yung kanilang mga pasilidad at equipment para sa anumang forma ng pagyurak sa kalayaan sa pamamahayag. Yung red baiting, tuloy-tuloy po yan. Halos araw-araw nakikita natin yung pahayag ng iba't ibang mga troll. Tapos minsan nga, pati yung National Task Force, yung LCAF, yung End Local Community Insurgency, at kung ano pa, na patuloy na nagtutukoy ng mga partikular na organisasyon at mga personalidad na mga komunista, di umano. Delikado po ito sapagkat pag ikaw ay na-red bait, alam naman natin na ikaw ay pwedeng maging fair game dun sa extrajudicial killings at saka posible rin na magkaroon ka dun sa tatlo, ikatlo at ikaapat na punto, yung tinatawag nating death threat at saka yung arrest and detention. So alam naman natin yung nangyari sa executive director ng Eastern Vista, si Frenchy Cumpio, na sa pagkakaalam ko hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya. Dahil siya nga ay napagsama lang kumunista raw at dapat na managot sa batas. Pero siya ay isang, ayun, on record, ang Eastern Vista ay membro po ng Alter Media at siya po ay kakilala ko personally na isa sa mga matitimong periodista. Tapos syempre, banggitin din natin yung atake laban sa Campus Press. Kahit dito sa lockdown, may mga kaso na yung mismong editor-in-chief ng UE na bully at na red bait ng kanyang mga dating high school teacher, tapos dinala sa police, tapos tinilis na mag-sorry at mag-apologize publicly. So may mga ganong atake. So minsan hindi lang gobyerno ang umaatake, kundi mismong yung school administration. Kaya nga kung ikakawin po natin ito sa usapin ng ABS-CBN, makikita natin yung sistematikong atake po sa kalayaan. Kasi po, yung konteksto po, malinaw na kahit yung campus press is perceived as enemies of the state. So the media attacks are part of the systematic attack. Tapos, ginagawang sandata yung mga batas. Laws are being weaponized right now. Halimbawa, alam naman natin na yung Bayanihan Civil Act 1 Act o yung Republic Act 11469 ay hindi nakatanggap-tanggap, pero yung mas nagpapalala pa po sa RA 11469 ay yung Section 6, which gives a penalty for spreading false information. May direktang implication po yan sa media practice kasi walang malinaw na definition kung ano yung false information. Kaya pwedeng maakusahan ka na hindi totoo yung sinasabi mo kapag ka nagalit ang isang government official sa'yo. Kaya nga kahit sa ilang lugar, merong isang governor halimbawa na ang anumang negative comments laban sa kanya o laban sa kanyang local government, pinapatawag niya yung mga social media user dun sa kanyang opisina at pinipili niyang mag-sorry sa kanya. So may ganong klaseng sense of entitlement yung ilang mga nasa kapangyarihan kasi masyadong malawak yung pakahulugan nila ng false information. Para sa kanila, anything negative of the government constitutes false information. This is unfortunate. Tapos, bukod pa riyan, yung pandemic po ay ginagamit as an excuse to pass repressive measures right now. Dati napag-usapan yung national ID system, tapos ngayon naman yung Anti-Terrorism Act. So pinipilit na ipasa ito kahit na ang mas dapat na prioridad ng pamahalaan ay yung mass testing, contact tracing, isolation and treatment related to the COVID-19 virus. Tapos yung konteksto ng culture of impunity dapat nating tandaan din po kasi nariyan at nariyan na yan bago pa nangyari yung pandemic, pero ngayon mas lalo pang lumalala. Tapos yung tiraniya o yung diktadurya na kasalukuyang nangyayari po ay
ramdam na rin po. Eh. Kasi kung ano yung gusto ng pamahalaan, particular ni Duterte, yun yung sinusunod, pilit ng mga opisyal, kahit na ito ay hindi katanggap-tanggap sa maraming mamamayan. Ngayon, ang tanong, bakit ba naging press freedom issue itong sa ABS-CBN? Dalawang salita lang po, yung tinatawag nating chilling effect. Pagka sinabi nating chilling effect, kumbaga sa wikang Pilipino, ito yung parang elemento ng pagkatakot, pag-aalala, agam-agam, pagdadalawang isip, at iba't ibang salik pa po. Basta ito po ay bahagi ng tinatawag nating culture of impunity. Basically, parang ang tanong, sino kaya ang susunod? Kasi kung sinimulan mo yan sa ABS-CBN, parang sinampulan mo lang siya, tapos kapag hindi umayos-ayos sa iba pang mga media organization, baka sila na ang susunod. Kaya nga ngayon, kung gusto nyong maging franka tayong lahat, nararamdaman na po natin itong chilling effect na ito. Napapansin nyo po ba yung kalidad ng reportage sa kasalukuyan sa iba't ibang dominant media organization? Napapansin nyo po ba kung nariyan yung debate o yung pagtutunggali ng iba't ibang panig o yung mas nangingibabaw ba yung naratibo na ng gobyerno? Ilang beses nyo po bang napansin sa inyong mga TV screen na ang ine-ere ng mga privately owned media ay yung nagmumula sa Channel 4? Ilang beses nyo po bang nakita na ang pinaka-source of information ng mga ini-interview ay yung mga opisyal ng gobyerno, tapos hindi na masyadong ini-interview o minimal lang ang airtime na ibinibigay sa mga mass leader, sa mga aktivista, at saka sa ilang mga nakikitang kontra sa gobyerno? The chilling effect is real. Kasi nariyan na yung elemento ng pagkatakot at pag-aagam-agam sa bahagi po ng dominanteng media. Hindi po natin sila nilalahat. And in fact, I can even tell you, merong ilang mga periodista sa dominanteng media na matinong-matino at pinipilit nila na ipaglaban yung pinakamataas na pamantayan ng periodismo. Kaya lang po, nagiging maingat na rin po sila. Sapagkat para po sa kanila, mahalaga rin siyempre na manatili sa kanilang korporasyon, sa kanilang dominanteng media organization. Kaya medyo tinitimpla rin nila yung sitwasyon. At yun yung kailangan tandaan po sa usapin ng chilling effect. So, nandyan at nariyan yan hanggat yung elemento ng pananakot at panunupil ay ginagawa po ng mga nasa kapangyarihan. Ikalawang punto sa usapin ng press freedom, an attack on one is an attack on all. Kapag inatake mo ang isa, natural parang inatake mo na rin yung iba pa. At hindi mo po pwedeng sabihin na isa lang naman yan at meron pang iba. Kasi kapag ka ginawa mo yan sa isa, pwedeng gawin yon sa iba pa. Kaya ang mas magandang perspektiba sa usapin ng kalayaan sa pamamahayag, tingnan natin yung isang pag-atake bilang pag-atake sa lahat. At sa pamamagitan po ng weaponization of laws, nakikita natin yung ataking sistematiko at legal. Nabibigyan ng legal basis yung oppression. Halimbawa, sa usapin ng pagpapakalat ng peking balita, alam naman natin na inopost natin dati, 3 years ago, yung mga panukalang batas hinggil sa fake news. Kasi ayaw natin ang regulation ng media. Kasi nga, ang hirap bigyang kahulugan ng fake news. Pero ngayon, under the Bayanihan to Heal as One Act, nagkaroon na ng fake news provision. Kaya na-weaponize na po ito. Dati, ang franchisa o yung franchise renewal is a harmless process, ministerial pangalan yan kung susuotin eh. Pero, ngayon, na-weaponize na yung franchise renewal kasi ginamit ito as an instrument of harassment of a critical news media organization like ABS-CBN. So, yan po yung sitwasyon sa kasalukuyan hinggil sa weaponization. Tapos, mas lalo pang napalala yung culture of impunity kasi dahil sa naka-lockdown tayo, nagagawa na ng kasalukuyang administrasyon kung ano yung hindi niya magawa dati. Dati hindi niya maipasa-pasa yung anti-terrorism act, pero ngayon nagagawa na niya. At saka, syempre, alam naman natin, yung DILG mismo, sinasagawa na rin niya yung kanyang survey at yung kanyang consultation
hinggil sa shift sa federalism during the lockdown. Kaya nga yung impunity, kung kaya nga parang naging bentahe pa eh, o advantage sa mga nasa kapangyarihan, yung pagkakaroon ng isang lockdown. Kasi nagagawa na nila yung kanilang gustong gawin, kasama na po yung panunutil sa kalayaan sa pamamahayag, and kaugnay rin yan yung perpetuation nga ng tiraniya o ng diktadurya. Siyempre, maraming mga argumento na binabato hinggil sa ABS-CBN. Kasi ito raw ay may kinalaman lang hindi sa press freedom kundi sa violation ng mga batas. Alam po ninyo, ilang beses na itong nasagot ng ABS-CBN at saka kahit sa mga fact-checking ng mga organization. Wala pong nalabag na kahit na anong batas. Sinabi dati, hindi raw nagbabayad ng fees. Pero kahit ang BIR sinabi na wala naman daw deficiency sa usapin ng pagbabayad ng fees. Dati, sinabi po ng mga kritiko ng ABS-CBN na may violation sa franchise kasi bakit napakaraming channel yung ginawa, samantalang isang channel lang daw dapat, channel 2 lang daw dapat. Pero as it turns out, hindi naman yan usapin ng channel kundi ng frequency. Yung mga ganong technical na bagay, hindi masyadong binibigyang pansin ng mga nagpapakalat ng peking balita. Sabi nila, a legislative franchise is a privilege. Totoo po yan. Privilegyo yan kasi limited po yung ating tinatawag na frequency sa mga airwaves po. Kaya lang, yun na nga, ang legislative franchise, nawe-weaponize po yan. Kaya nagiging mekanismo po yan to suppress the right to press freedom. Yun yung kailangan natin intindihin. Walang debate po, legally speaking, nagiging privilegyo yung legislative franchise o yung broadcast franchise kasi limited resource po yung airwaves. Kaya lang, ito po ay sa kasalukuyang konteksto, tingnan natin na ang pag-atake sa ABS-CBN ay mas naging sistematiko. Kaya kahit yung legislative franchise, na-weaponize na rin po yan. ABS-CBN is still broadcasting online, totoo po yan. Pero it's a matter of choice po dapat na yung ABS-CBN ay dapat na bigyan sila ng choice kung sila ay umi-ere ba sa free TV o hindi. Press freedom is alive because people are still free to criticize. Well, hindi pa, iba po yung freedom of speech at saka freedom after speech. Kaya nga tayo, pwede tayong ngayon, meron tayong arena for criticism. Kaya lang, napaka-untenable ng sitwasyon, di natin alam kung hanggang kailan ito at sa passage ng Anti-Terrorism Act, baka mamaya magising na lang tayo na bawal na pala yung mga ganitong klaseng diskurso. Ngayon, ano po ba yung kailangan? So, bilisan na lang po natin para magkaroon tayo ng talakayan. United action is necessary. It can be parliamentary or extra-legal. Tapos syempre, sustained public pressure is also important. Hindi po yan usapin ng provisional franchise, kundi usapin po ng 25-year franchise. Syempre, yung opposition sa Anti-Terrorism Act, kasi po malaki ang threat po niyan sa ating batayang kalayaan. We have to denounce red baiting also, as well as end impunity and fight tyranny. So siguro bilang panghuli na lang po, kailangan po natin i-end na sa ngayon, dapat nating tandaan yung isang mahalagang aral sa press freedom. It is our collective responsibility to fight for it. And of course, last but not the least, to be the best you can be, you must know the worst you cannot be. And we have to remember the journalists who support the closure of ABS-CBN. Kasi po, tayong lahat, alam ko, sumusuporta sa franchise renewal. Pero tandaan din natin na yung argumento ng kabila ay nagpapatunay na sila ay ang mga tunay na nakaaway ng kalayaan sa pamamahayag at kadalasan ang kanilang diskurso ay dapat lumunod na lang sa batas. Hindi po ganun dapat ang ating maging gawin. Kaya nga para sa mga nasa campus press sa kasalukuyan, ipagpatuloy natin yung ating digital na pagsusuri. Yun lang po, marami pong salamat.
Maraming salamat po, Prof. Danilo Araw. Marami po kaming natutunan ngayon sa inyong mga na-discuss. Isa yun dito ang media attack is part of systematic attack against enemies of the state. At ginagamit ang batas to weaponize para sa malayang pamamahayag. Ginagamit ang pandemya as an excuse to pass repressive measures. Isa na rin dito ang culture impunity at government tyranny. At sa yung press freedom issue naman ay meron kaming natutunan about sa chilling effect, elemento ng pagtakot at pag-alala. Tinitignan na rin natin na ang atake ng isa ay atake sa lahat dahil nga ang batas ay ginamit to weaponize. Ang atake ay naging systematic at naging legal. Ito rin ang magiging tanong na doon ay sino na ang susunod na atakihin ng Estado? Ito ay culture impunity. So meron na rin tayo exhortation impunity at perpetuation of tyranny. So ngayon ay natutunan din natin na ang kailangan natin ngayon ay sustained public pressure. Tapos isa na rin dito ang denounce red baiting and impunity fight tyranny at oppose the proposed Anti-Terrorism Act of 2020 at 25 franchise for ABS-CBN. So, dumako na po tayo ngayon sa question and answer portion po. So, meron po kaming hinanda ng mga question, advanced question na nakalap namin mula sa mga participants. So, simulan ko po sa unang tanong po ay, what does the principles of press freedom means and why or how it is considered a right in the world or in the Philippines? Siyempre, when we talk about press freedom, what we need to remember is that, as noted a while ago, it is a cornerstone of democracy, number one. And number two, worldwide, there is recognition of the importance of press freedom. That would partly explain why May 3 is commemorated as World Press Freedom Day. Bakit ba May 3? Kasi may kinalaman to dun sa pagpatay sa dalawang periodista na mula sa bansang Pranses. Medyo westernized ng konti, pero yun yung isang mahalagang salik. Tapos yung International Day to End Impunity, magandang pag-usapan din natin yon, kasi yung November 23 is considered as International Day to End Impunity. Kasi ito naman may kinalaman dun sa nangyari na ang Batuan Massacre noong 2009. Kaya itong dalawang ito, yung World Press Freedom Day at International Day to End Impunity, is a clear sign that press freedom is important. Now, as regards the principles, I've already discussed this a while ago, I'll make my presentation public so that people can refer to it every now and then. Maraming salamat po. Konting paalala po sa mga publication at participants na dumalo ay maaari po kayong magbigay ng questions pagkatapos ng mga advanced questions. Second naman po ay, in reality po, how is press freedom observed in the country and what is the legal definition in the country or what is the criteria to judge the level of press freedom in the world? Okay. In terms of implementation, of course, it's different from what is actually stated in the law. To be fair, the Constitution has a very good provision regarding press freedom. No law shall be passed, among others, abridging freedom of the press. So, that's good. However, how it's implemented is a different matter altogether. It's like the Campus Press Freedom Act. When it was enacted in 1991, there was some potential for it, but in reality, what happened with the Campus Press Freedom Act is that instead of promoting press freedom, it was used as a weapon against press freedom. So in the age of weaponization, it's not just the guns or the bombs that are being used against people, it's the law. So that's the problem when we talk about press freedom. We cannot talk about legal definitions of press freedom. Instead of legal definitions, we have to refer to what we call normative standards of
the profession. So what are normative standards? What journalism is? So we can look at the basic textbooks. Let's say Dennis McQuail, Martin Lockelhaus, David Weaver, our very own Luis Teodoro, Georgina Encanto, and Bernal Santos. They have written quite a lot on the matter of press freedom. But the long and short of it is the ones that I mentioned in my slide. Basically, when you say press freedom, it is a cornerstone of democracy. And there are institutional, organizational, and systematic components of it. Maraming salamat po. And next question naman po ay, why do government officials deny that the shutdown of ABS-CBN is a press freedom issue? Of course, they deny it because if they admit that it's a press freedom issue, then it wouldn't make sense for them to attack the press. So right now, they're hiding under the rhetoric of legality, which is understandable because if you want to do hair splitting arguments on the legal tenets of certain policies, you would spend practically the whole day discussing what one word means, for example. So it is that particular spin, I'm sorry to say, on the part of the government that they insist that everything is just simply legal. By the way, during the time of martial law, when media organizations were closed, those were the same arguments posed by the government. They say that you just need to follow the rules, you just need to be disciplined. So actually, the same rhetoric of martial law justification is being used at the moment. So again, for those who have lived through martial law, we are seeing a sense of deja vu here. And for the younger generations who haven't lived through martial law, please take our word for it and please try to read some of the seminal works of Rosalinda Pineda Ocrineo titled The Manipulated Press, so that you can also feel a sense of deja vu. It's not an excuse for the youth to say that you cannot talk about martial law because you weren't born yet at that time. There are a lot of books, there are a lot of seminal works, research projects pertaining to martial law, and if you would care to read them, it is there that you would begin to realize that deja vu or that part of history repeating itself. Maraming salamat po at yes. Ngayon po sa dalawang huling question naman po natin ay yung isa is how can campus publication and alternative media call attention to this issue and also push for press freedom beyond the issue of ABS-CBN shutdown? Okay. Of course, that's a good question because, again, it's not just an issue of ABS-CBN. This is an issue of press freedom. And lest we forget, it's not just ABS-CBN that's under attack. Campus publications are also under attack, maybe not from government, but from various school officials or sometimes even the local officials of a particular area. So we have to be very conscious of that. We have to be vigilant of that. And that's why the challenge right now, of course, we have to fight for the renewal of franchise of ABS-CBN, but we have to raise the level of discourse. For example, in the case of dealing with the fan clubs, let's say the Katniel, okay? It is good that the Katniel fandom is now engaged not just in ensuring that there will be a renewal of franchise of the network from where the love team works, but rather to also fight for press freedom in general. So it is by raising the level of discourse that we can awaken the sensibilities of people and make them realize that this is a much bigger fight than ABS-CBN or even Rappler for that matter. Okay. Thank you for that answer po. For the last question po para sa advance, question galing sa mga participants bago po dumako dun sa mga publication participants na sumama ngayong webinar is what can young and aspiring journalists learn from this and what can they do about this? Okay. If you're just
if you're right now a journalism student or just simply a campus journalist trying to fulfill your role as a member of the campus press, there are a lot of things that you should do. Number one, be good at your profession. Observe the proper normative standards of journalism. Know by heart what journalism ethic is. But at the same time, you also have to be aware of what's happening around you and to also fight for press freedom. Right now, we are at that stage in Philippine journalism where it is not enough for you to just simply do your job, you know, to just simply submit your work, have yourself edited, and then publish your story. It's not enough. You have to lend your voice in the fight for press freedom. Because without press freedom, you wouldn't be able to fulfill your role as a journalist. So that's why it makes sense to also fight for press freedom. Okay, Prof. Delina Arauz, thank you for answering the advanced question. Now, the other publication and participant can ask Prof. Danilo some question by unmuting their mic. Is there any questions po ba para sa mga publication out there? Sa mga gusto po magtanong, ano po, sabihin niyo lang po yung publication. Ilagay. Say your name and publication if may tanong po kayo. Okay, may tanong po galing sa kay Rose Ann Lirio from Lizette Publication. How can journalists fulfill their duty, their mission of being the watchdog of the government while being threatened, targeted by the power in place? Yeah, you know, that's a good question. That's a good question because individually, journalists can only do so much. And if you act as an individual, it is possible for you to be easily threatened and targeted by the powers that be. So what do? It's imperative for journalists to act and to fight for press freedom as being members of a particular media group. And there are a lot of groups to choose from. There are, just to cite an example, if you're a campus journalist, you can try joining the CEGC or the College Editors Guild of the Philippines. Or if you are a professional journalist, you can consider joining the likes of the National Union of Journalists of the Philippines, the NUJC. There are other media groups out there. Or if you are a media researcher, you can volunteer for, let's say, the Philippine Center for Investigative Journalism or the Center for Media Freedom and Responsibility. So there are a lot of options. But the bottom line here is you need to be part of an organization. We need to put something like a united action, a united mass action, if you may, in the fight for press freedom. So while I said a while ago that we all need to fight for press freedom, we cannot do so individually because, as correctly mentioned by Ms. Lirio, we might be threatened or targeted by the police, easily targeted. But if we are part of an organization, we are united as one. And it would be foolhardy for the powers that be to attack an entire organization. Maraming salamat po sa pagsagot, Prof. Danilo. At baka may gusto pa pong magtanong. Bukas po ang chat or unmute po yung mic. Good afternoon.
I'm Chanel Navidad from the Binilian po. And I'm wondering that since we are campus journalists, paano po namin, what are the precautions that we should be taking account into ensuring that we and our staffers would be safe as we fulfill our duties? Kasi po, with the recent passing of the anti-terrorism law, may mga nakikita po ako na actions that we should be removing our personal information such as emails and contact numbers on our social media. Would that be effective? And what else can we do about it to ensure that we can be safe as campus journalists? Thank you. Yeah, thank you. For more details, I would suggest that all campus journalists go through what we call a safety training. And this safety training is sometimes provided by the National Union of Journalists of the Philippines and even the Center for Media Freedom and Responsibility. So we do that quite often. But of course, the long and short of it is, you're right, part of safety training would be digital security. So for example, if you're a campus journalist or even just simply part of the youth, I think many of us are very much active on social media. So we have to be careful of the network that we keep. So for example, if you have a Facebook account, make sure that most, if not all, of your friends there are people who are really your friends in real life. In other words, you know them personally. So you cannot afford to just simply accept friend requests from people you don't know. It's up to you if you want to make your post public or friends only. That's part of your decision. It's your judgment call. If you're on Twitter, you have to also make sure that your tweets are either public or protected. So you have to be conscious of that. Sometimes it can be a mix of both. Some of the posts can be public, other posts can be protected. In the case of Facebook, you can do that. So we have to be very conscious of that. So digital security. Now, of course, your own personal security is also very important. Part of safety training would be to ensure that whenever you go out to cover, you must apply what we call a buddy system. People know where you are at any given time. If you're a reporter, you must report frequently to your editor as to your whereabouts. If you're able to go home from school, you must be able to send a quick message to your colleagues as to where you are. And you need to also keep on hand what we call a bus card. So for example, if you get arrested or even just questioned by the authorities like the police, you would know what your rights are. And you shouldn't panic easily if you are confronted by the powers that be. So it takes a lot of training to do that. So sometimes it's much easier said than done when I tell you not to panic, right? Because sometimes you easily panic and you easily get flustered when you are in front of an official or a police official. So you have to be on top of the situation. Again, there's not much time to talk about the specific components of safety training. And I would suggest that part of the program of any campus publication would be to undergo safety training. Thank you po, Ms. Professor Arau. So the next question will be from Roy Barbosa from Fietlocks. Roy? Yeah. Roy, Roy naka-mute. Okay. Is it okay? The government is being used to target, manipulate, and criminalize dissent and criticism. Do you think po, Sir Danny, that these actions made were more of a diversive tactic to pass the martial law? Yeah, thank you for the question. During the time of martial law, months before martial law, there was an atmosphere of panic, disorder,
And there was even a case where a particular government official was said to have been ambushed, but it turned out to be staged. Of course, right now, that particular government official denies that it was staged and he claims that it was real. But be that as it may, there was a state of chaos. So you are right in making assumptions that there is a possibility that this could be a prelude to martial law. But right now, things are quite different compared to 1972. Right now, governments have become more creative in terms of getting what they want, even without the formal declaration of martial law. So what am I trying to stress here? We don't need to wait for the formal declaration, and sometimes we can even assume that what's happening right now would be certain remnants of martial law with a proposed with the impending approval of the Anti-Terrorism Act of 2020. Just this morning, I think you're aware of what happened to the peaceful assembly at UP Cebu. There were students who were just simply protesting on university grounds, and suddenly the police, allegedly in cooperation with the security guards of UP Cebu, arrested several students who were doing, who were just simply exercising their rights to freedom of expression and freedom of assembly. So in a democracy, that is very, very unthinkable. And even in the University of the Philippines, where you have the UPDND Accord of 1982, which explicitly prohibits the military or even the police on university grounds unless there is permission from university officials. So that is very unthinkable. So right now, there is a chilling effect. If it can happen to UP Cebu, maybe it can happen to other universities as well. So yes, I agree. There is that chilling effect. But we don't need to wait until the formal declaration of martial law, because it is happening at the moment. Thank you, Sir Danny, for answering. Thank you, Roy Barbosa, for that question. And thank you, Professor Danilo Arau, for that answer. Unfortunately, that will be the last question for this day, for this moment. And then, ngayon naman po ay ihanda na ang mga placards na meron tayo. At kasalukuyan, nasa harap ng ABS-CBN building, ang iba't ibang sektor, organisasyon, individual na nanawagan ng Defend Press Freedom at No ABS-CBN Shutdown, at nagkasalukuyang may candle lighting. Pakihanda na po ang ating mga placards for photo ops po. Na may nakalagay na Defend Press Freedom. Kasi lukuyan po sila nasa harap ng building ng ABS-CBN na nanawagan na katulad na tayo. Yan. Defend Press Freedom. So may mga placards, maaari niyo po buksan ng inyong camera. Buksan ang camera at ilabas ang inyong placards para sa photo ops ko. Muli sa may mga placards, pakibukas na lang po ng camera para po sa photo ops. Maraming salamat. Ating hintayin ng iba.
ayun po. Okay na po. So, inaanyayahan ko at iniimbitahan ng iba na maging parte ng CEGP na isang college ng college. Iniimbitahan ko ang bawat miyembro at alagad ng media na maging isang miyembro ng College Editors Guild of the Philippines Metro Manila. Alagad ng media na maging isang ngayong araw bilang mga alagad ng media na nagsisilbi sa masa sa pamamagitan ng pag-uulat at pamamahayag, itong Anti-Terrorism Bill Act of 2020 ay binubusalan ang ating demokrasya at klarong paninupil at atake na naman sa ating kalayaang pamamahayag. Ang maglathala at malalaman ang kapabayaan sa gobyerno sa taong bayan ay karapatan at kailanman hindi ito dapat tanggalin sa atin. Muli sa oras na ito, ang sumulat, tayo ay pumipili. Piling iulat ang katotohanan at hindi sa interes ng iilan lang. Yun po. Doon na po magtatapos ang ating webinar. Maraming salamat sa mga dumalo. At...